Si Loida Tangol, hindi ko gusto sa government yung magpabakuna ng walang silbing bakuna. Mali ka sir sa sinabi. Tuloy natin. Sa sinabi mo na yan lang ang tanging panlaban, need natin ng palakasin immune system. May baksina pala, ba tinamaan pa COVID at paano ang adverse effect niyan? Ano yan? Kainis ka panoorin. Yun. Muli, magandang araw sa inyo mga tol. Ngayon ay August 6, 2022. Gusto ko lamang i-take ulit itong opportunity na ito na makausap kayo at magpasalamat sa kasama po namin 31 milyong Pilipino mahigit sa 31 milyong Pilipino na bumoto sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Bakit? Eh alam nyo naman mga tol, damang-dama po natin ang pagbabago sa ating gobyerno. Simula po nung maupo po siya noong June 30 hanggang sa kasalukuyan, napakarami pong pagbabago sa ating gobyerno. At ito po ay makabubuti para po sa sambayan ng Pilipino. Ang tanging hindi makakakita ng pagbabago na ito ay yung talagang mga bulag na lamang sa katotohanan o mga bashers ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya. Siguro naman kung kayo po ay laging nanonood ng mga balita sa social media man o sa mga mainstream media, eh talagang makikita po natin yung kakaibang gobyerno na meron po tayo ngayon. Merong pagmamalasakit, merong pagmamahal, merong pagpapakumbaba, at higit sa lahat, merong pong panawagan ng pagkakaisa. Kaya nga ang komposisyon po ng gobyerno ng ating Pangulo ay hindi lamang pula, hindi lamang berde, kung hindi lahat po ng kulay ng politika nasa kanyang gobyerno. Bago tayo magpatuloy mga tol, ninanais ko po, kung maaari ay huwag niyo pong kalilimutang i-like at i-share ang ating live streaming. Huwag niyo pong kalilimutang i-subscribe tayo sa ating Top 1 YouTube channel at i-follow po ang ating Top 1 Opinions Facebook page. At ngayon mga tol, magpatuloy po tayo sa ating palatuntunan. Alam niyo, nakatutuwa na every now and then nakikita po natin ang galak o kasiyahan sa ating mga public servant sa kasalukuyan. Ito ang nakakamiss sa gobyerno. Tingnan nyo po mga tol, kung gaano kaganda ang mga ngiti ng mga gabinete dito po sa ating Marcos administrations. Ito ay pagpapakita lamang na sila po ay hindi naiilang sa isa't isa. Lahat po nakangiti sa kabila po ng mga challenges na kinakaharap po ng ating gobyerno. Ano ang senyales na ipinapakita po ng photograph na ito? Meron pong magandang relasyon ang mga gabinete sa ating Pangulo, ang mga gabinete sa isa't isa. Meron po silang working, good working and harmonious relationship from one another. Kaya malaking bagay po yan dahil kapag ka motivated ng kasayahan, kagalakan, ang mga lingkod bayan po na ating pong ibinoto, partikular ang ating Pangulo at ikalawang Pangulo at ang kanyang mga in-appoint, ay talagang makakasigurado po tayo somehow na sila po ay tutupad ng maayos sa kanilang mga tungkulin. Dito po sa Facebook post ng ating Pangulo, ipinakita po dito ang kanilang pagtatrabaho, partikular ang ika-apat na cabinet meeting kanina sa Malacanang. Basahin po natin ang post ng ating Pangulo. Naging makabuluhan ang araw na ito ng ating pangunahan, ang ika-apat na cabinet meeting, at ating muling makausap ang mga miyembro ng samahang industriya ng agrikultura. Nagagalak naman tayo na makausap sa telepono ang punong ministro na si Narendra Modi. Tiyak natin na mas iiting ang ating magandang relasyon sa bansang India. Isa din sa kapansin-pansin mga tol, sa pamumuno ng ating Pangulo ay ang pagtitiwala ng mga foreign countries. Kaliwat kanan ang bumibisita po sa ating bansa at nagpapahayag po ng suporta sa Marcos administration. Kanina tinanggap po ng ating Pangulo, kung hindi ako nagkakamali, ang Secretary of National Defense. I hope hindi ako nagkamali sa pagkakaalala ko. Mataas ang katungkulan ng delegation na pumunta kanina sa Malacanang mula po sa United States of America. Sige, siguraduhin natin, baka kasi nagkamali po ako sa aking pagkakaalala.
ito po ang post ng ating pangulo. O, nagkamali na nga ako, Secretary of State, ano? Hindi po Secretary of Defense. Dito, sabi niya po rito, we had a fruitful meeting with the United States State Secretary. Ano? Yan po ay si Anthony Blinken, who noted our key priority, developing the agricultural sector. We discussed several topics like mitigating climate change and the country's drug problem. We are grateful that the U.S. Secretary of State regards our Filipino health workers as angels who are caring in many ways. Yan po ang pagkikita kanina ng ating Pangulo at ng Secretary of State ng United States of America na si Anthony Blinken. Kaugnay po ng pagtatrabaho ng ating Pangulo, eh meron po siyang bagong blog na in-upload, mga 3 oras na po ang nakalilipas sa kanyang mga social media account, particular dito po sa Facebook. At panoorin po natin ito, dahan-dahanan po natin bigyan po ng reaksyon. Ito po ay 4 na minuto lamang. Ngunit sa 4 na minutong vlog na ito ng ating Pangulo, ipinakita po dito kung paano po siya nagtatrabaho kasama po ng mga magagaling na kabinete ng kanyang administrasyon. Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon ang vlog po ng ating Pangulo. And I hope paki-like and share nyo din po ang Facebook page at ang particular vlog ng ating Pangulo para mas marami pa po ang makakilala o makaalam ng kanyang mga ginagawa sa kasalukuyan. Agosto na po. Ang sabi ng iba, ito ay tinatawag na ghost month dahil walang masyadong kaganapan. Pero mukhang may ibang Agosto natin ngayong taon. Dahil... Ngayon ko lang nalaman, ano, yung kasabihan na ghost month ang August dahil ito daw ay wala masyadong kaganapan. Babalikan ko ang nakaraan. Oo nga, ano, kadalasan ang buwan ng Agosto, ito pa nga yung araw ng pananalasa ng mga bagyo sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ano? Sa katunayan, marami na pong tropical depression ang dumaan. Pero ngayon, iba po ang situations. Sa kanyang pamumuno, busy po ang ating gobyerno. Ano ang mga nangyari sa mga nakaraang araw? Meron pong pangyayari dyan na pinangunahan ng ating Pangulo in coordination with the local government units dito po sa amin sa Pasig. Ang aming butihing mayor na si Mayor Vico Soto ay kasama dyan po sa paglulunsad ng Lakas Pinas. Yun po ang programa ngayon ng Department of Health sa pangunguna ng officer in charge nito na si Dr. Berheire na magkaroon po ng intensive campaign para makapagpabooster ang mga Pilipino laban po sa COVID-19. Muli po natin panoorin ang vlog ng ating Pangulo. In sa mga plano na gusto nating mangyari. Itong buwan na ito, ito na yung pagbalik ng face-to-face classes. Kasabay sa pagdiriwang natin ng buwan ng wikang pambansa ay ang pagbabalik na po ng ating mga mag-aaral sa eskwela. Kaya naman mga tol, siguraduhin po natin na ang ating mga anak dapat vaccinated po. Kung kaya na magpa-booster, magpa-booster. Huwag po nating isugal ang kanilang kalusugan na papasukin po natin sa paaralan face-to-face tapos wala pong vaccine. Sa mga hindi po naniniwala sa vaccine, medyo on my part, this is my personal opinion, nalulungkot po ako. Sapagkat ang vaccine naman po ay pinag-aralan ng mga siyentipiko. Pero syempre, kung yun po talaga ang inyong paniniwala, hindi naman kayo pwedeng pwersahin ng ating gobyerno. Pero sana, once and for all, pag-isipan po ninyo na makailang beses kung ang vaccine ba ay sa inyong paniniwala ay hindi makakatulong o sa paniniwala po ng gobyerno at ng mga eksperto ito ay makakatulong. Balansihin po ninyo dahil hindi naman po kaila sa publiko na marami pong naisalba na buhay ang vaccine. At yung mga kawalan po ng mga wala pong vaccine, unfortunately, karamihan po sa kanila ay talagang naging malala yung epekto ng COVID-19. Yung komplikasyon. Kasi dyan po tayo titirahin ng COVID Yung komplikasyon nito. Hindi naman mismong COVID ang pumapatay kung hindi yung mga karamdaman na nagiging dahilan
para po tayo, para po pumanaw yung mga pumanaw ng hindi po napapanahon. Sila po ay tinamaan ng COVID, humina ng humina ang kanilang resistensya at stamina. I hope tama yung mga terminong ginagamit ko, hindi po ako doktor. At mas madali po nag-api sila ng mga underlying medical conditions na meron po sila. Kaya I hope magpabaksin po kayo, pati po ang inyong mga anak, sapagkat babalik na nga po sa face-to-face ang pag-aaral ngayon pong Pasukan. Yan po ay official na, in-announce na po yan ng ating Pangulo at ng ating ikalawang Pangulo na tumatayo din bilang kalihim ng edukasyon. Ito ang tinututukan ngayon ng ating Vice President at Secretary of Education na si Inday Sara. At talagang mukhang matutupad ito. Hindi man ito ganun kasimple, pero kapag tamang paghahanda, ay siguradong magiging matagumpay ito. Una na riyan, yung panigurong nakapag-booster shot na... Tandaan natin yung pahayag ng Pangulo, ha? Ang tamang paghahanda ay makakasiguro na magtatagumpay ito. Ano? Face-to-face, ang paghahanda... Ito yung babanggitin ng ating Pangulo, yung pagpapabaksin. Na ang lahat. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Para talagang handa ang pangangatawan nila sa pagbabalik eskwela, kaya inilunsad kamakailan yung Pinas Lakas. Tapusin ko at ulitin ko, sa aking palagay, kaya naman natin makontrol ito. Kaya hindi na tayo magla-lockdown. Sa kasalukuyan ay nasa 15.9 milyong Pilipino ang nakapag-first booster shot na. Samantala, mga 1.2 milyon mahigit ang nakapag-second booster shot. Hindi pa ito magandang numero kumpara sa target natin na 100%. Kaya hindi tayo magsasawang pakiusapan ang ating mga LGU na maging mas agresibo dito sa kampanyang ito. LGUs. Yan, ha? Mga tol, nadinig po ninyo. Nakikiusap ang ating Pangulo sa mga local government units na paigtingin pa po ang kampanya sa vaccinations. Kasi alam nyo, ang national government nandyan po bilang magulang. Ang nangyayari kasi sa kasalukuyan, i-illustrate ko na lamang, ang ating gobyerno, yung national government, yan po yung pinakamagulang po natin. Tapos meron po tayong mga gobernador, mayor na tumatayo pong magulang din po natin. I should say siguro, grandparents yung national government, tapos parents po natin yung mga local government units. Bilang magulang, dapat alam po natin kung ano yung nararapat at makabubuti para po sa ating mga anak. Kaya muli ang panawagan ng ating Pangulo, paigtingin ng mga magulang, ng mga local government units, ang pangangampanya o pagbibigay po ng vaccine para po sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil ito lamang ang tanging paraan para po malabanan po natin ang COVID-19. Wala pong ibang paraan. Ayon po sa mga eksperto, ayon po sa ating Pangulo, ang COVID-19 ay mananatili na po sa ating buhay, magiging bahagi na po ng apang araw-araw na pamumuhay. Kaya ang nararapat na lamang ay tamang panlaban dito. Ano na kung sakasakaling tamaan tayo, wag naman sana, yung magiging epekto po nito o komplikasyon ay hindi po malala. Katulad po ng nangyari mismo sa ating Pangulo. Uulitin ko lamang at nabanggit ko na din ito sa mga nakaraang live streaming po natin, ang ating Pangulo ay tinamaan noong 2020. Isa po siya sa mga taong natamaan ng COVID-19. At inakala nga po ng ating Pangulo na magiging matindi ang resulta nito sa kanya, na bahala po siya. Siyempre, siya po ay tao lamang. Ngunit sa awa ng Diyos, napagtagumpayan niya po yun. Kaya nung dumating po yung mga vaccine, hindi po nag-atubili. Nag-alinlangan ang ating Pangulo para magpabaksin. But unfortunately, tinamaan pa rin po siya nitong buwan po ng July. Ang maganda lamang at isang patunay, dahil po tinamaan ng ating Pangulo at meron po siyang vaccine, hindi po naging malala yung mga sintomas at walang naging komplikasyon sa kanyang kalusugan. Kaya isang magandang halimbawa ang pangyayari sa ating Pangulo. Sana magpabaksin po ang lahat para naman yung pakikipaglaban po natin sa COVID-19 ay hindi po mabaliwala. Can lead the way when it comes to changing our country from the bottom. We are doing nothing less now
then transforming our economy into a post-pandemic economy. Yan ang mahirap eh, mga tol. Kasi yan talaga ang problema eh. Ano? Nung wala pa po ang COVID, bagamat malaki po ang naging pagkakautang ng ating bansa sa international community, iyan naman ay may pangangatwiran, mapapangatwiranan po natin dahil yung mga pagkakautang ay napunta po sa investment, particular sa mga public infrastructure na maaari pong magamit nating mga Pilipino at pagkakitaan ng gobyerno. In the long run, mababawi po yan at mababayaran ang mga pagkakautang. Ang ekonomiya po natin ay paangat. Yan po ay nakabase sa istatistiko. At unfortunately, dumating po ang pandemic noong February, naging malala noong March. At napilitan po talaga ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na isarado. Magkaroon po tayo ng lockdown. Bumagsak ang ating ekonomiya at hirap na hirap talaga ang gobyerno. Nagkabaon-baon pa tayo lalo sa pagkakautang dahil syempre, pagka ikaw magulang ka, alam mo na mapanganib ang kinalalagyan ng iyong mga anak. At ang tanging paraan lamang ay isang medisina, for example. Wala kang gagawin kung hindi ipangutang kung wala kang kakayahan. Ganun ang ating gobyerno. Ipinangutang para lamang makasigurado na tayo po ay mabibigyan ng proteksyon sa COVID-19. Ang resulta, bumagsak ng bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa at nabaon nga sa pagkakautang. Sa pagsapit ng pamumuno ng ating Pangulo, ganyan po ang sitwasyon. Bagsak ang ekonomiya, kaya kailangan i-prepare po ng ating Pangulo ang ating bansa sa tinatawag niyang post-pandemic economy. Ano? Ito na po yung pagkakataon na dapat mapatunayan natin na tayo ay Pilipino at nananatili po sa atin ang espiritu ng bayanihan. Pag sinabing bayanihan, gawin po natin bilang Pilipino kung ano po yung maitutulong natin sa ating gobyerno eh kung kaya po natin direkta sa ating kapwa para mas maging maayos ang pamumuhay ng ating kapwa. Kaya muli, suportahan po natin ang Pangulo sa kanyang mga ninanais. Napakarami niyang proyekto kung tutusin, pero itatopic po natin yan sa ibang pagkakataon. Panoorin po natin patuloy ito pong vlog ng ating Pangulo. Kasalukuyan ay nasa 15.2 million learners na raw ang mag-e-enroll sa ating paaralan. Kailangan natin maintindihan na ang bilang ng tao na apektado sa pagbubukas ng face-to-face classes ay higit pa sa numerong ito. Kakailanganin ng mga estudyante na mag-commute papuntang eskwelahan, kaya ang ating in-transport sector ay muloy ring magkakaroon ng karagdagang trabaho. Focus kayo dito ha, sa mga sinasabi ng ating Pangulo. Kasi ito po ay hindi lamang concern ng pagbubukas ng eskwela. Ito po ay concern ng pagpapaangat ng ekonomiya. Katulad ng sinasabi ng Pangulo, pagka pumapasok ang mga mag-aaral, kinakailangan ng transportasyon at meron po yung mga snowball saka domino effect. Pag sinabing snowball effect, ito po yung mabilisang epekto sa ekonomiya. Magkakaroon ng maraming trabaho. Pag sinabing domino effect, ay pumapasok, merong nagbabayad sa transportasyon, merong gumagamit ng gasolina, at iba pa. Mga magagandang epekto po ang mga mangyayari sa parating po na pasukan. Tuloy po natin mga tol. Kailangan din ay handa ang mga pampasaherong sasakyan na ipatupad ang minimum safety standards. Kailangan rin ng mga estudyante ng mga school supplies at materials. Isama mo na yung pagkain, kaya't ang ating retail industry ay may karagdagan influx din ng salapit. Marami rin mga magulang na mas magkakaroon ng oras makapaghanap buhay kapag nasa eskwelahan na ang kanilang mga anak. Kaya't madadagdagan ang ating workforce at mas marami rin silang mga magiging option sa pagpili ng trabaho dahil hindi na sila limitado sa online. Kaya kapag ito ay naging matagumpay, hindi lang ito balik eskwela, kundi balik negosyo, balik hanap buhay, at balik kaunlaran. Ito ay masasabi rin malaking tulong sa malawakang kilusan natin ng pagbubukas ng ekonomiya. Maraming industriya ang magiging bahagi at makikinabang sa hakbang na ito, kung kaya't dapat nating siguruhin
na ang lahat ay handang-handa. Sigurado ako, excited na ang ating mga anak, ang ating mga estudyante na makabalik at makita sa personal na naman ang kanilang magkaklase, kanilang mga guro. Kaya't hikayatin natin ang paghahanda ng lahat para sa nalalapit na pagbabalik na face-to-face classes ngayong Agosto. Ipagdiwang din po natin ang buwan ng wikang pambansa at laging tandaan na sa lahat ng ating panghaharapin, ang diwa ng ating pagka-Pilipino ay mananatiling maningning. Yan, napakaganda, no? Ang diwa ng ating pagka-Pilipino ay mananatiling maningning. E ano ba yung mga diwa ng ating pagka-Pilipino? Napakarami. Nasyonalismo, patriotism, bayanihan spirit, hospitality. Napakarami, mga tol, na mga magagandang katangian nating mga Pilipino. At sana ang mga diwa po na yan ang mamayani sa bawat Pilipino. With that, maraming salamat, mga tol. Magbabalik na po ako sa inyong mga komento. Si Loida Tangol, hindi ko gusto sa government yung magpabakuna ng walang silbing bakuna. Mali ka, sir, sa sinabi. Tuloy natin. Sa sinabi mo na yan lang ang tanging panlaban, need natin ang palakasin immune system. May baksina pala, ba tinamaan pa COVID at paano ang adverse effect niyan? Ano yan? Kainis ka, panoorin. I don't care. It's your opinion. Di, huwag kang manood. Ganun lang po kasimple yan. Natawa ako dito. Alam mo, Loida Tangol, hindi na ako kailangan makipagtalo sa iyo. Kasi lahat naman ang sinabi ko, hindi ko naman opinion. Yun po ay nakabase kung ano ang sinasabi ng ating gobyerno. Kainis kang manunood. Sabi sa akin, kainis ako panoorin, kainis kang manunood. Lumayas ka dito. At sa lahat po ng ating mga manunood at sa iyo, tanga, maraming salamat sa panunood mo. Dahil nagko-comment ka at ikaw ay tanga, hindi mo alam, tinutulungan mo ko sa aking ginagawa. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo pala. Palagi hanggang dito na lamang. Tulad po ng ating laging sinasabi, kung ano po ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.